Now, let's talk about sea lanes. Ikwento niyo po sa ordinaryong mamamayan kasi mahirap naman po na magbanggaan sa karagatan tapos sa kadiliman. Meron po bang assigned sea lanes ang mga maliliit na bangka para hindi po sila mabangga ng mga malalaking vessels? Yes po ma'am, as per regulation po, itong mga halimbawa po may mga fishing areas po tayo, dine-declare po yan ng gobyerno natin through SANAMRIA. Pero ito po nga po ay yung mga payaw po nila, mga temporary lang po to na nilalagay doon sa karagatan natin para po manginganyo ng isda at doon po manghuhuli itong mga isda na to. As per sa regulation po, dapat po pag may mga fish markers po, ay na-declare po to sa ating ahensya para po mailagay po ng mga navigators natin doon sa chart po nila at maiwasan po nila masagasaan itong mga ganito. In fairness po sa mga owners po ng mga payaw at operators din po ng mga bangka, ng commercial fishing vessels, they're taking the risk po na maglagay po ng mga ganitong payaw para po sa pangkabuhayan po nila. Oo, pero alam po ba ng mga malalaking vessels? Kasi may mga cargo vessels, oil tankers na dumadaan. Ang tanong, alam ba nila na may mga mangingisda sa ganung oras? Paano rin po nila nababantayan yun? Do they have specific lanes? Yes po ma'am, itong pinangyarihan po ng insidente, open sea na po to. Ibig sabihin po, talagang daanan po ng commercial vessels po to. At sa akin lang po, sa ahensya po ng Philippine Coast Guard, lalong-lalo na po dito sa coastal province ng Pangasinan, meron po talagang designated na areas for fishing. Now, ito pong mga commercial vessels na to, they are only authorized to do commercial fishing outside po ng territorial waters natin, outside po ng 12 nautical miles po natin. Yun po yung territorial waters natin. Biyan po dyan ang pwede nilang pagkandakan ng commercial fishing po. Regarding po dito sa incident lumampas area. Ang tanong ko, lumampas po ba ang mga mangingisda sa designated area nila for commercial fishing? Hindi po sila lumampas. They are authorized to conduct fishing po. Yun nga po nabanggit ko, they're authorized outside the territorial waters po. Pero if they are authorized to fish there, hindi lumabag po ba ang foreign vessel sa linyang yon? Pwede rin dumaan doon kasi delikado yun talaga. Parang mahirap intindihin na parang EDSA lang po yan, di ba? Kaya may motorcycle lane. Kasi nga, pag naghalo-halo, aksidente ang labas. So ang sinasabi niyo po ay allowed ang local fishermen to fish there in that area of the open sea. Pero yun din ang lane ng malalaking barko. Is that correct? Yes po ma'am. Sa tingin ko po, sa akin lang, assumption lang po, sa sarili kong opinion, kulang po tayo sa itong mga operators po natin. Kulang po tayo sa coordination sa mga ahensya like sa BFAR. Actually po, supposedly nilalag po nila yan kung ano po yung mga location ng payaw nila. Para po sa amin din, maiba to po nila yung coordinates, yung latitude at longitude. At mabibigay po natin, pati-circulate po natin through nota and notice to mariners po. At maipapaalam po natin sa mga navigators natin na dumadaan sa area po natin na meron pong payaw dito sa area natin at maiiwasan po nilang madaanan po yung area natin. Pero makikita ba ng malaking barko ang payaw na gabing-gabi? Kasi ang payaw, hindi mo naman makikita yun eh. Yes po ma'am, meron pong ginagawa sa commercial vessels na halimbawa po may naglagay, may nag-rig ng isang boya o markers sa open sea. Ang ginagawa po niyan is sinisirculate po sa buong industry ng shipping industry. At nilalagay po nila sa nautical chart po nila na nag-indicate na ito isang boya ng fish marker to at iiwasan po natin yan. Oo. Pero dati na bang yun? Sir, dati na bang nakamarka yun? O ngayon lang namarka? Yun po, nakasama po sa investigation natin yan kung matagal na hubang nailagay yun at kailan po nailagay at nag-abiso huba yung owner sa mga ahensya natin na mayroon po silang marker doon.
Kasi kung dito po matagal sa na yung marker na oh. yun, kung matagal na yung marker na yun, eh palagi dinadaanan yun ng malalaking oil vessels. Di dapat noon pa ay may naaksidente na. Eh kasi tama po ba itong barkong ito, was it out of lane? I would only assume, ma'am, na hindi po napasama sa voyage plan po nila yung pagdaan doon sa ano po yung bayaw na yun. Yes po. So posibleng may paglabag ba ang oil vessel? Ang nakikita ko lang po na paglabag nila is yung hindi po nila pagkandak ng immediate search and rescue operations as per SOLAS convention po. Oo. Pero paano yun kung sagutin kayo na hindi nila nakita, hindi nila narinig, hindi naramdaman kasi ang laki-laki nila? Yes po, ma'am. As per sa ano po, sa rules of the road, ang sabi po doon, sa responsibility, hindi po in-exonerate yung owner, yung captain, or yung crew sa responsibility during collision po. Ibig sabihin po noon, regardless po kung hindi nila nakita o nakita man nila at wala silang ginawang action para tulungan yung mga mangisda na yon, they're still liable po. Hindi po sila exempted sa batas na yon as per sa rules of the road po. At ang Pacific Ana lang po ba ang malaking oil vessel na nandoon or within that vicinity during that time? Sa initial investigation po, dito sa level po ng Pangasinan, ang pagkakasabi lang po ng mangingisda sa amin ay malaki yung barko at hindi po nila nakita talaga yung pangalan. Even po yung IMO number, kung saan po natin makikita talaga yung pangalan at mag-check po natin sa website kung ano po talaga yung pangalan noon. Ngayon po, after ng initial investigation natin dito, we will DMCI team po ng Pangasinan, ipa-forward po nila to sa Marine Safety Services Command. And from there po, malalaman po natin talaga kung ito po talaga yung barko na tumama sa bangka nito. Okay, isang tanong na lang, sir. Nangyari po ang aksidente, tama ba ako, alas dos ng umaga? Alas dos ng madaling araw? Nangyari po yung aksidente ng October 2, around 04:20 po ng umaga. Alas 4 po ng madaling araw. Alas 4 ng madaling araw, so wala pang araw niyan. Ang ating mga mangingisda po ba ay may sapat silang kagabitan? Diba? I mean, there are specific items that they could have flagged the vessel. Malakas pong ilaw. Hindi ako familiar no, so sa kailangan. At si, pero meron bang ganon? Kasi mahirap naman kung maliit na bangka ito at fluorescent light lang ang dala. Yes, ma'am. Sa regulation po natin, sa rules of the road po ulit, ulitin ko lang po ulit. Pagka isang vessel, regardless kung ano design niya o anong purpose po ng vessel, during po pagka naka-anchorize siya o naka-rig po siya sa fixed na structure sa ano sa dagat like itong payaw po natin, magdi-display po siya ng all white round light na makikita po ng mga dadaan ng mga barko at para maiwasan po siya. And yung investigation team po natin, they're looking to it kung talagang nakailaw po ba tong itong bangka na to and ano po ba yung visibility talaga kasi as per po yung interview sa fisher folks natin on board dun sa vessel na yon, madilim po siya at restricted po yung visibility. So ang dating po ng ano yung madilim? Parang nagkabiglaan. Sir, ano yung madilim? Madilim ang karagatan. Hindi madilim yung bangka. Apo, madilim po yung karagatan. Madaling araw po kasi yon at natagdag pa po yung ulan-ulan doon at masamang panahon. Yun po yung ano, circumstances doon. Oo. At ang barko ba daw, wala silang nakitang ilaw? Sa ngayon po, hindi pa po natin nalalaman kung ano po yung sa side nung sa kabila, kung ano bang barko yon. Yun po yung maging part pa ng final investigation natin. Okay. Huling tanong na lang ang ating mga senador, nananawagan sila ng mas mabigat na parusa at siguro danyos no? Pagdating doon sa foreign oil tanker na ito. Matapos ng investigasyon ninyo, saan ba ito pupunta? Ano ang proseso at sistema? Yes po, dito sa level po ng probinsya ng Pangasinan, dito sa station Pangasinan po, after po ng investigation, ng local investigation po rito, ipo-forward po natin to sa Marine Safety Services Command sa Cavite po. And from there po, pag-uusapan po nila yan kung anong mga violation ng, kung na-determine na po yung pangalan ng barko,
And then inibigay po nila yung recommendation nila sa national headquarters natin. Then from national headquarters po, through coordination ng DFA, susulatan po nila yung flag state. Flag state po, ito po kung saan nakarehistro po yung barko. So, halimbawa, kung anong bansa man siya nakarehistro, susulatan po nila yung ano doon, yung bansa na yon. And then yung bansa na yon po, susulatan po nila yung owner para doon po magkakaroon po ng negotiation at ma-determine po yung hanggang anong level po yung liability po ng owner. All right. On that note, maraming salamat po, Alexander Corpus of the Philippine Coast Guard, Pangasinan. Thank you, sir. Thank you so much po, Ma'am Karen. Good morning po.